Salamat po sa Panginoon dahil ang kanyang pangalan ay naluluwalhati sa tuwing nagtitipon po ang iglesia upang manalangin, sumamba, at sa araw pong ito ay mag-ayuno upang atin pong maiparating ang atin pong marubdob na hangarin na ang Diyos ay katagpuin natin sa araw na ito sa diwa rin po ng pananalangin. At nalakipan po natin ang pag-aayuno dahil ang pag-aayuno po ay isang paraan ng atin pong pagpapakita ng kababaang loob sa harapan ng Panginoon. At sa umaga pong ito at maghapong ito ng atin pong pag-aayuno, ay nais ko pong maglaan ng pagkakataon din na tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita at maiksing devotion lamang po ito. At nagpapasalamat po ako dahil sa kanyang biyaya ay patuloy po na maipapahayag natin ang mga salita ng Panginoon. Nawa ang mga salitang ito ay atin pong bigyan ng pansin at atin pong pakalimiin sapagkat ito'y mahalaga sa ating kabanalan at sa ating pong kaugnayan sa ating Panginoon, sa ikatitibay po ng Iglesia, sa ikararangal ng kanyang pangalan. Ang pamagat po ng aking short devotion na ito ay acceptable sin. Mga kasalanang katanggap-tanggap na o hindi na namamalayang kasalanan pala. Acceptable sin. At nais ko po pasimulan ang devotion na ito sa pamagitan ng isang kwento. Meron pong isang pastor na nag-anyaya sa mga kalalakihan ng church upang sila ay mag-prayer meeting. At dumalo naman po ang mga kalalakihan. At nung pong sila ay magpasimulang manalangin, ang mga kalalakihan pong ito ay nanalangin at in-address sa panalangin nila ang tungkol sa kasalanan ng culture, kasalanan po ng society, tulad po ng abortion, ng corruption sa gobyerno, at maging po ng homosexuality at mga nasa LGBTQ community. At ang pastor po ay nadismaya sa kanyang narinig na uri ng panalangin. Sapagkat sa halip po na ang maging pansin o tuon ng mga kalalakihan sa kanilang prayer ay ang kanilang pansariling mga kasalanan o yung tinatawag na sin of the saints ay na-focus po ang panalangin hindi sa kasalanan ng pangsarili kundi sa kasalanan ng ibang mga tao. At nagtapos po ang pastor sa pamagitan ng pananalangin gamit po ang pananalita noong pong publikano sa Luke chapter 18 verse 30 na sinasabi doon ng maliningil ng buwis habang dinadago ka ng kanyang dibdib, God be merciful to me, a sinner. Sa kanya pong aklat na acceptable sin or sin we accept, paliwanag po ni Jerry Bridges na ito pong mga kalalakihan ito ay ang naging concern nila ay ang sin po ng society rather than the sin of the saints. Para po kay Jerry Bridges, unti-unti pong nawawala ang konsepto ng kasalanan sa maraming evangelical churches sa kasalukuyan, lalo na yung tinatawag niyang acceptable sin. Acceptable sin dahil maliliit lamang na mga kasalanan kumpara sa immoralidad, kalikuan, kasamaan na common po sa mga hindi mananampalataya. Acceptable sin dahil Christians think sin the way modern societies see as they are. A Christian may occasionally violate traffic rules and still be at ease. Why? Because he can settle that small violation with a fine. Acceptable sin dahil hindi naman nalalantad at nakasisira sa buhay ng ibang mga tao. Dahil hindi naman nakaka-apekto sa iba, kaya acceptable, maliliit lang naman. Okay lang na i-commit, walang kaso, sabi nga.
Ito po ang isang katangian ng kasalanang naninirahan. This is the nature of the indwelling sin within us sa ating mga mananampalataya. Indwelling sin deceives us into thinking that God will somehow pass over our little sins because we are His children. Mga kasalanang tulad ng pagchichismis, pagpapahayag ng inis laban sa kapwa, pagkalimot sa pagganap sa nakatakdang araw ng paglilingkod, pagsasabi ng, yes, gagawin ko po, pero pag malapit na ang nakatakdang araw ng schedule ay bigla na lang magsasabi, hindi ako po pwede dahil may lakad ako. Kasalanan tulad ng di pagdalo sa mga gawain ng pananalangin sa iglesia at sa mga gawain ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ganoon wala namang karamdaman, ganoon wala naman sa opisina, wala naman sa trabaho, wala namang ibang pinagkakabalahan kundi nasa bahay lang, subalit hindi dumadalo. Ito ay kabilang sa tinatawag ng Biblia na sin of omission. The good that one knows that must be done but fail to do, yan po yung sin of omission. Itong mga maliliit na kasalanan pong ito ay siya rin pong may tuturing na acceptable dahil po nangyayari at karaniwan na, paulit-ulit na lang. At para bang wala na pong mourning or kalungkutan or remorse sa puso ng mga mananampalataya, wala nang pagtangis, wala nang kalungkutan, wala na pong panghihinayang, wala na pong sense of guilt, kung meron man, hopefully, nawawala na rin. Dahil paulit-ulit na lamang po, recurrent na po yung kasalanan ito. Kaya nga po nagiging pati yung budhi, na sumisigaw yung budhi at nagpapaalaala na ito ay hindi dapat ginagawa. Subalit may ignore, ini-ignore ng isipan ang panawagan ng budhi. So wala nang pagtangis, wala nang kalungkutan, wala nang panghihinayang pa sa puso ng mga mananampalataya kapag nagagawa itong mga acceptable sin na ito. At ito pa po ang isang dahilan, yung pong umiiral na kaisipan at mga pangangatuwiran, yung mga reasoning, mga alibis na nagsasabi, eh hindi lang naman ako ang tamad sa pag-attend. Si ganoon din nga, tamad din, wala rin sa gawain ng Panginoon. Mga leaders nga ng church, hindi umaattend, ako pa, absent din nga sila. So yun po yung karaniwang nagiging pangangatuwiran, kaya yung sin of omission, ang mabuti na alam mong dapat ginagawa at hindi mo ginawa ay kasalanan, hindi na rin po nila nasisense na dapat pala ito ihingi ng tawad, dapat pala ito maging dahan ng pagpapakababa sa Panginoon at magsumikap sila at hilingin ang tulong ng Diyos na magampanan nila ang mabuting bagay na ito na ninilalaan ng Panginoon. At kapag nagpapahayag naman ang inis sa kapwa, at kahit sa kapwa mananampalataya, kapwa ka manggagawa sa gawain ng Panginoon, ganito naman yung mga pangangatuwiran. Ako na may nagpapakatotoo lamang sa aking sarili. Ito pong mga pangangatuwirang ito ang isa pang dahilan kung bakit nagiging insensible na po ang mga mananampalataya sa acceptable sin na tinatawag ni Jerry Bridges. Mga kapatid, we should not use the failure of others as our standard for our own failure to do what is right in God's sight. Huwag po nating gawing sukatan ang kabiguan ng iba para i-justify yung ating sariling kabiguan at pagkakasala. Yan po ay mga pandarayang dulot ng kasalanan. Ito pong acceptable sin na ating ginagawa ay hindi na nga nagdudulot sa atin ng kahihiyan kapag kamisan. Pero sa mata ng Panginoon, ito po ay hindi kalugod-lugod.
maaaring hindi na po nito pinupukaw ang ating budhi. Marahil hindi na tayo nalulungkot kapag nagagawa natin ito, ginagawa natin ito at pagkatapos natin gawin ang mga ito. Marahil wala na po tayong panghinayang sa panahong lumipas na hindi tayo nakaganap ng ating pagkatawag at ating tungkulin. Marahil na wala na po tayo ng pagpapakababa. Marahil hindi na po nagkaroon sa ating isipan na sumagi ang pagbabago ng kaisipan upang simulan ang pagbabago sa pagkilos, pag-uugali, pananalita at pag-iisip. Napaka-subtle ng sin na ito, ng acceptable sin na ito. And we try as best as we can to refine them somehow. Parang medyo gusto nating paliitin itong mga kasalanang ito para lalo pong magmukhang maliit sa ating mga paningin. We are trying to justify this sin at gusto nating maging maliit sa ating paningin. Subalit sa paningin ng Diyos, ito po'y kasalanan pa rin. And worse, baka nga po di na natin nakikita na ang mga ito po ay kasalanan. Bago natin gawin, di na natin naisip ito pala ay kasalanan. Habang ginagawa natin ito, ito pala ay kasalanan. At pagkatapos natin gawin ito, wala tayong remorse sa ating puso na ito pala ay kasalanan. Yan po yung worse na pandaraya ng kasalanan. Sa Greek po, ang kahulugan ng kasalanan ay missing the mark or missing the target. Kapag ka mayroong dart, sino sa inyo naglalaro ng dart, meron po tayong tinatawag na bull's eye. So, pag iyong na-hit yung bull's eye, ibig sabihin, perfect. So, dapat ma-hit yung target. Pero ang kasalanan, ang paglalarawan ay ganito. Hindi mo ma-hit yung bull's eye. Kahit na malapit ka na sa bull's eye, failed ka pa rin. Kahit na nagawa mo ang siyam at nabigo ka sa isang utos ng Diyos, bagsak ka pa rin. Kahit na 99% ang iyong marka at meron kang 1% na mali, bagsak ka pa rin. Ganyan po yung kasalanan. At lahat ng tao ay nasa ganitong kalagayan. Pero kadalasan nga po, ang naiisip natin ay madalas yung kasalanan ng iba. We are comparing ourselves with those who are more bad than us. They are the bad people, the bad guy, and we are the good, the morally approved guy. Yan po yung subtleness ng sin. Ngunit sa paningin ng Diyos, ang lahat ng kasalanan, maliit man po o malaki ay kasalanan, at lahat po ay bagsak. Bagamat mayroon pong tayong merong degree ng kasalanan, meron pong kasalanang hindi hahantong sa kamatayan at merong kasalanang hahantong sa kamatayan. Merong kasalanang binabanggit ng Panginoong Hesus, the blasphemy against the Holy Spirit, na kasalanang walang kapatawaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Bagamat may degree ang kasalanan, subalit ang kasalanan sa paningin ng Diyos ay nananatiling kasalanan. Maliit man ito, displeasing pa rin ito sa ating Panginoon. Hindi pa rin ito katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Alam niyo po, tayo mga mananampalataya ay to some degree ay na-influensyahan na po tayo ng tinatawag na mindset ng world o yung kaisipang makasanlibutan. Ano ba yung kaisipan ng mga taong wala sa Panginoon? Siyempre, nakasentro palagi sa sarili. Yung salitang love yourself, give importance to yourself, improve yourself, help yourself, praise yourself, reward yourself. Ang mga kaisipan pong ito ay hindi biblikal, kundi mula sa sanlibutan. Just feel and do what is good about yourself and for yourself. At yan po ay nakaka-impluensya sa atin. We feel good about ourselves and we ignore the fact that we are not good. Na sinasabi ng Biblia, na sabi ng Apostol Pablo sa Roma 7, I know that there is no good that dwells in me.
in this body. Pero ang sanlibutan, ito yung kanilang pananaw. At yan ay dumarating sa kaisipan ng mga mananampalataya. At ito pa ang worst, dahil ang tingin nila sa Panginoon ay Diyos na mapagmahal, tolerating, probably tolerating those petty sins, acceptable, approved sin, total maliliit lang naman. Maaring ganun ang tingin nila sa Diyos. Kaya nagpapatuloy sila sa pagkagawa ng mga acceptable sin na ito. Pero ito po iba panganib, itong mindset ng sanlibutang ito. Bukod sa ito po ay hindi biblical, hindi po nito tinitingnan ang sariling kabiguan, hindi nito nakikita ang pagkamakasalanan, at hindi nito nakikita ang pangailangan lumapit sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas at ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pero ito yung umiiral sa panahon na ito. Feel good about yourself. Just do it. Whatever feels good, just do it. Kaya po, apektado ang kaisipan ng mga mananampalataya nitong influence na ito. Kaya nga po yung acceptable sin na ito, marahil dumadaan po sa isipan, pero the conscience is almost unable na sinusuppress ang tawag ng budhi. Dahil nga ang tingin sa sarili ay mahalaga. Ang isa pong tunay na born again, siya po yung taong lubos na sensitibo. Hindi po sa kasalanan ng iba. Madali tayong makakita ng kasalanan ng iba. Pero kung ikaw ay tunay na born again, you are the most sensible to your own sin other than the sin of others. Of course, hindi naman maiwasan hindi makita yung kasalanan ng iba, lalo kung lantaran. Pero ang usapin dito ay hindi yung sin of the society, kundi yung sariling nating kasalanan na napapalampas natin. Yung acceptable sin na ating nagagawa without having any remorse at all. Without saying sa ating mga kapatiran, sa church, I'm so sorry. I have offended you. Wala na tayong ganon. We are so insensible now. Dahil nga, acceptable sin na ito eh. Kaya kung tunay tayo na born again, we will be the most sensible to our own sin, whether it's acceptable, sinasabi acceptable, eh hindi naman katanggap-tanggap talaga, yung mga maliliit na kasalanan na yun, mga petty sins, mga paboritong kasalanan. So hindi po papayag ang Holy Spirit na sumasa atin upang patuloy tayong madaya ng acceptable sin na ito. Dadalhin po tayo ng Holy Spirit sa kamalayan na hindi lamang mali ang mga ito, kundi ito ay hindi kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kahit pa anong gawin nating pag-refine sa mga kasalanan ito, kahit na ano pang gawin nating pag-justify sa ating mga kabiguang gawin, ang mabuti na hindi natin ginagawa. Ito ay mananatiling unpleasing, kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Sabi po ni Jerry Bridges, and I quote, "Those whose lives most reflect the fruit of the Holy Spirit are usually those who are most keenly aware of and groan inwardly over these so-called acceptable sins in their own lives." Sila po na kinakikitaan ng bunga ng Santong Espiritu ang siyang palaging may kamalayan at umiiyak sa panloob kapag nakakagawa ng mga acceptable sin na ito sa buhay nila. Mga kapatid, ang Diyos po ay nagtanim na po sa ating mga puso at isip ng binhi ng kanyang mga salita upang tayo po ay lumakad sa mundong ito para magbigay luwalhati sa kanya bilang tayo po ay kabilang na sa bagong nilalang, sa bagong komunidad ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Meron tayong bagong pagkatao
at tayo ay ibinilang ng Diyos sa kanyang iglesia upang sama-sama tayong lumakad sa pagkakilala at pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo sa kabanalan sa pamagitan po ng pagiging sensitibo sa ating sariling mga kasalanan. Hindi lamang ang malalaki, kundi lalo't higit ang mga maliliit na parang lumiliban na lang sa ating puso at kamalayan. Mga kasalanang sinasadya natin o hindi natin sinasadya, the sin of commission but also the sin of omission. Ang mabuti na alam nating dapat nating gawin, ngunit hindi natin ginagawa, yan mga kapatid ko ay kasalanan. Nawa ay huwag po nating pabayaan ang ating tungkulin sa harapan ng Panginoong Diyos. Nawa ay huwag po tayo mga tuwiran sa ating kabigo ang gampana ng ating pagkatawag. Nawa hindi po natin ikatuwiran ang ating kabigo ang gawin ang alam nating mabuti, subalit hindi natin ginagawa. Sa halip, mga minamahal ko sa Panginoon, hilingin natin sa Kanya ang Kanyang tulong sa ating paglakad sa daan ng kabanalan na Kanyang inilatag sa ating harapan. Ang prayer and fasting ay isang magandang hakbang upang lalo po nating may padama sa ating Panginoon na ang ating puso ay tunay na nananabik sa Kanya at nahanda tayong tumugon ng may pagsunod sa Kanyang mga kautusan sa ating ikababanal sa Kanyang kaluwalhatian. Nawa, pakatandaan po natin na walang acceptable sin sa mata ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong mga salita na muli nagpapaalaala sa amin ng deceitfulness of sin, pandarayang ginagawa sa amin ng kasalanang naninirahan sa amin. Naway maging sensitibo po ang bawat isa sa amin sa aming mga sariling kasalanan, sa halip na bigyang pansin at tuon ang kasalanan ng iba, upang lang sa ganoon, O Diyos, makalakad kami sa liwanag ng inyong salita, na hindi kami, Panginoon, nagsasaya ng araw ng pananatili sa daigdig na ito na ginugugol namin ang panahon upang magbigay luwalhati sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito sapagkat ang inyong iglesia ay naglaan ng panahon upang sama-samang manalangin at mag-ayuno. Kami po, O Diyos, ay dumudulog na may kababaang loob sa inyo. Patawarin niyo po kami bilang isang iglesia sa aming kabiguang sundin ang inyong mga kautusan, sa aming pagpapabaya sa aming mga tungkulin. Sa amin po, Panginoong, hindi pagnanais na manalangin palagi sa inyo. Sa aming kawalan ng pagnanais na dumalo sa mga gawain magpapatibay ng aming pananampalataya. Patawarin mo po kami, Panginoon, bilang iglesia, sapagkat patuloy kami, Panginoong, nagtatampisaw sa kasalanan. Tulungan niyo po kami maging sensitibo, O Diyos, sa mga kasalanan na gagawa namin laban sa inyo. Pagsisihan namin talikdan ang mga ito. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos, sapagkat kayo nagsabi kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami iyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga karumihan. At sa pamagitan, O Diyos, ng dugo ng Panginoong Hesukristo, kami po ay inyong tinatanggap, dinadalisay, nililinis bilang inyong mga anak, bilang kabilang sa inyong iglesia. Panginoon, dalisayin niyo po ang Villa Carolina Bible Christian Church. Alisin mo po ang mga impurities. Alisin mo po ang mga mapagbalat kayo na nagtataglay ng pangalang Kristiyano ngunit hindi makita sa buhay. Mahabag po kayo sa kanila. Dalhin mo po sila sa diwa ng pagsisisi at kababaang loob. Nawa, Panginoon, bilang isang iglesia, patuloy kaming lumakad sa pagkakaisa, sa pag-iibigan at pagtataguyod, Panginoon, ng pagpapalawak ng inyong kaharian.
At tulungan niyo po kami, O Diyos, lalo na sa panahong ito. Sa panahon at sa gitna ng pandemya, huwag kaming mag-aala-ala. Huwag kaming panghihinaan ng loob sapagkat tapat ang tumawag sa amin. At lulubusin niya, gaganapin niya, at tatapusin niya ang mabubuting bagay na kanyang pinasimulan sa buhay ng inyong iglesia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kasangkapan mo para ang mga taong nasa kadiliman, nasa ilalim ng inyong poot, ay mahatdan, mabahagina ng mabuting balita, at ang aming buhay ay mag-reflect ng imahe ng aming Panginoong Hesukristo ng kanyang kabanalan upang magulat ang mga taong nasa aming paligid kung ano ang pag-asang meron kami, bakit merong pagbabagong naganap sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Diyos, ang gawain ito. At nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na ginamit mo upang manalangin. Sa mga kapatid na may naising manalangin ngunit dahil may hanap buhay, merong mga importanteng lakad at mga dahilan, may karamdaman ay hindi nila magawa. Dalangin ko po, bigyan niyo sila, Panginoon, ng pagkakataong makasama rin namin sa gawain ito tuwing buwan, isang beses sa buwan. Magbigay luwalhati sa inyo at magpatatag sa aming pananampalataya at sa aming dakilang pag-asa. Maraming salamat po, O Diyos, sa kaganapan ng gawain ito sa maghapong ito at mag-isa darating na bukas. Pagpalain mo po ang gawain ng pagsamba sa ikararangal ng inyong dakila at buhay na pangalan. Ito po ang aking samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen.